Sige, magpak tayo ng mags. Para mas madali na makita yung pangalan. Ito na lang yung pangalan. Yung plastic nila nandyan pa rin. Para ano, support sa mags. Suporta. Kunti lang tanggap. Simula ng pandemic, mas kumunti yung tanggap natin. Hindi na ganun ka, ano. Kasi nung nag-pandemic, mga katropa, yung mga t-shirt na naka-line up naman, pinakancel lahat yun. Kaya ano, tapos na-stock pa sa t-shirt, yung mga na-order na. Pare-pareho naman tayo na, ano, nawalan. Noon. Kaya ngayon, hirap bumangon. Lalo na yung mga presyo ngayon, nagmahalan na yung presyo. Ngayon, pinipilit bumangon. Wala yung ginamit ko dun sa ano. Ginamit ko yung ating inkjet paper. Maganda siya, mga katropa. Wala masabi sa printing nun. Maganda talaga. The best yung ano niya, kulay niya. Parang sublimation din. Sublimation niya. Maganda yung print nun, parang sublimation print din. Pero ang kagandahan lang kasi pag yun yung ginamit mo, talagang wala siyang lines. Kasi madaling matuyo. Unlike sa mga sublimation paper na, ang pansin ko parang nasa ibabaw lang yung ink niya. And that's all. Next time pala, ano, bigyan ko kayo ng sample ng video kung ano yung kinalabasan ng transfer paper compare sa ating inkjet paper sa t-shirt. Oo, yan. Papakita ko naman sa inyo para at least alam niyo naman kung gaano kaganda yung quality, kung anong gagamitin sa dalawa. Kasi hindi may iwasan yung quantity sa ruler talaga. Hindi may iwasan sa ruler talaga na magpabakat siya kasi basa pa yung ano, yung ink. Yung sa ano, umis yung talaga, natutuyo siya agad eh. Pag sa inkjet paper, madaling matuyo. Limit lang yung ano, yung mga nabibili, kaya limit lang yung mga pinapagawa na ngayon tulad noon. Malaki yung epekto ng pandemic. Lahat ng tanggap bumaba. Pero pinagtsatsagan pa rin yung mga tamang tropa. Kaysa wala. Yung mga iba, nagmahal na rin yung mga materials ngayon pag magdadagdag kami ng konti sa presyo. Parang napakahirap na ano eh.
magdagdag, mas gumunti yung kita. Pero yung hindi talaga kaya, talagang kailangan dagdagan.